kamukha akong kusinero. Mga chef, how are you? Dito pa rin tayo. It's day 2 ng ating quarantine dito sa Dubai. So kung bago lang kayong napakinig dito sa channel na to, ang kwento na ito, pinadala kami ng agency dito sa Dubai para to board cargo vessel. Kasi nag-switch po ako. Dati po ako sa cruise line, ngayon is natanggap tayo sa isang cargo vessel as chief cook or mayor kung tawagin nila, no? So today, sabi ko dun sa unang video ko, si-share ko yung experience ko bago ko sumampa last month pa dapat last month pa. Ang nangyari, tayo po'y nadali ng RT-PCR. Tayo po'y nag-positive. Opo. So, bali, nangyari yon, paalis na ako that day. Tapos, nakabagay na lahat. Ready na. Tapos tumawag yung agency. Sabi nga, positive yung RT-PCR. Oh no! Cancel yung aking flight. And unfortunately, the schedule supposed to be I am boarding Trans-Pacific Alpha. Yun po ang pangalan ng barko. So ngayon, nalipat ako, which is mas maganda, mas malaki sweldo ng konti. Same position. And ganito po nangyari. So that time kasi po, nag-RT-PCR kami umaga. Barado pong ilong natin. So isang tip na lang to sa mga bago, na pagka magpapa-RT-PCR tayo na COVID test or antigen, tinatawag nila pre-boarding, kasi requirements po sa ating NAIA na mayroon tayong dalang as valid for 72 hours na test. Kaya po ginagawa sa atin yun, no? Bago po tayo papasokin na NAIA. So ang nangyari sa akin is nawala yung schedule ko. Basta na discarded lahat. Lahat ng pinaghirapan natin maglakad ng papeles, yung araw na ginugol natin sa mga training, parang feeling ko nung time na yun na basura lahat. So wala, down. Dagdagan pa ng isang taon na tayong tambay kasi cruise line nga, diba? Cruise line ako galing, si DP ako ron. Isang taon and 2 months akong walang assignment na binibigay, kaya no choice talaga ako, hindi nag-apply ako sa cargo, kaya ako napunta dito. So yung nag-positive ako, nagkulong ako sa bahay. Ginawa ko, nagsubo ako ng nagsubo, totoo po yan, bago kayo magpa-RT-PCR kahit wala kayo nararamdaman, tumingot kayo ng steam, nakakatulong po yun. Ewan ko ah, siguro scientific noon is kasi dito kinukuha specimen, di ba? Kasi napaka-sensitive po nung RT-PCR na yan. Napaka-sensitive talaga, lalo na yung mga laboratory. Kung may ubo kayo o sipon, parang matik na eh. No? Parang matik na, positive kayo. Kahit na siguro hindi COVID yung nandyan sa loob ng ilong nyo. Dahil lang sa sensitivity ng RT-PCR na yan. Which is okay lang naman, pero kaya nga yung sa akin, yung time na yun talagang sama ng loob ko kasi na-cancel niya. So ang ginawa ko, tumawag ako sa agency, nang ulit ako, umabot ng isang buwan ang pagka-delay nung ano ko. After noon, 14 days ako nagkulong, tapos nagpa-swab ako ulit. Nawala na yung schedule ko. And then, recently, tumawag sila, na reappoint daw ako. Buti naman kasi yung aking medical pa-expire na yon, 3 months lang yon pag di mo na isampa, di ba? So nangyari ganun nga. Hanggang sa nakakuha ako, awa ng Diyos ng schedule dito sa pupuntahan ko ngayon, at pinadala na kami agad ng agency dito sa Dubai para mag-quarantine ng 14 days. Ito ay preventive quarantine ng company para masigurado talagang clear. Okay? So, nag-negative na tayo after 14 days. Talagang
tatapusin nyo po yung 14 days pag nag-positive kayo ngayon. Tapusin nyo yung 14 days na quarantine. Huwag nyo nang i-attempt na magpa-second opinion. Oh no. Opo. Bakit po? Tingin ko po ha, ito theory ko lang ha, kasi may isang sima na hindi matanggap kasi wala naman siyang sintomas kagaya ko, parang may sipon lang ng konti tapos nagpositive din siya, hindi niya matanggap, nagpa second opinion siya, nagpa RT-PCR siya uli, nasayang lang yung pera niya, 10,000 yun kasi pinarush niya, sarili niyang bayad, nasayang yun. Bakit nasayang? Yan pong mga laboratory, yung mga testing center po, iba-ibang company po yan. Pero yung mga laboratory po, minsan isa lang yung pinagbabagsakan ng mga test tube na kinukuha ng mga testing company. So, siyempre mag-a-appear yung pangalan niya doon, nandun pa sa system, at lumabas doon sa una na positive siya. Pwede pong positive ulit yung lumabas at hindi kayo bigyan ng negative result. Or kung talagang positive talaga, positive po talaga lalabas. Yun lang po ang theory ko dyan. Okay, so nalampasan ko yung part na yun. Awa ng Diyos na re-appoint tayo sa ibang barko. Ngayon, nasan pa tayo ng Marandray? Ito, day 2 ng quarantine natin dito sa Dubai. So, itong Dubai, ginawa nila ngayong quarantine. Parang, alam nyo na to, di ba, mga kamuka. Na dito sa Dubai, parang connecting flight lagi natin to. Dubai, Qatar, Narita, Japan. Yan ang mga connecting flight, no? So, dito nila ginagawa yung mga quarantine. Bago tayo lumipad uli papunta sa final destination kung saan nandun yung barko. Okay? Kaya kami nandito 14 days. Pero okay lang kasi bayad naman na. Bayad na po ng basic. Napakaganda po na mabuting agency. Friendly Maritime Services. Tsaka talagang asikaso kami dito. Boring lang pero libre naman lahat. So, isisingit ko na lang din, no, kung magta-travel kayo ngayon, lalo na sa mga aspiring or magsuswitch kagaya ko. Dahil yung cruise line ngayon, tingin ko mga 50% pa rin, no. Marami pang tambay, 'di ba? Marami pa talagang tambay. So, ang nangyayari, dami pa nag-aantay ng pag-asa nilang matawagan sa mga dati nilang cruise liner or dati nilang mga agency ng cruise line, natatambay po tayo ng matagal dito. So, ang suggestion ko lang, mag-apply na muna kayo sa iba dahil hindi natin alam, no? Kagaya nung ginawa ko, ayun, kasi hindi ako pwedeng mag-antay, meron po tayo sinusuportahan. And sayang naman yung panahon. Kasi yung mga papeles natin po, and yung taon na umaandar, na wala po tayong trabaho, magiging problema po natin yan in the future. Kasi tatanungin tayo, anong ginagawa natin? Tsaka hindi na natin napapractice yung craft natin, di ba? Yung ating trabaho. Parang matagal na masyado tayong nawala dun sa dati nating ginagawa. Ang questionable rito is yung skill. Baka nawala, di ba? Parang less na ituturing tayo ng less ng mga applyan natin, no? So, isang mabilisan lang kasi pangalawang video na natin ngayong araw dahil nga boring tayo, wala tayong ginagawa. So, ito ang pinadala sa akin ng agency. Unang-una, siyempre, pinakamahalaga ang ating ito, passport, Seaman's Book. Okay, so karirin nyo ko lang nito. Ito siya. Tapos, nakaklip dito ang OEC natin. Para pagdating sa airport, itong unang-unang hinahanap. Check-in baggage pa lang, hinahanap na to. Okay? Check-in nyo pa lang yung baggage nyo, hinahanap na yung OEC. Okay? Tapos dun malalaman, tatanungin kayo ng counter kung may refund kayo o wala. Terminal fee, di ba? Minsan, kinukuha na kasi ng agency. 10 years passport.
10 years kasi karirin nyo ko lang. Pero kung valid pa naman, mas mabuti. No? Tapos yung lumang passport, siyempre kung nasan yung visa natin. So sa trip na to, sa kontrata ko na to, sasampa kami ng Rotterdam. So kumuha ko ng Schengen, pinakuha ko ng agency. Siyempre, sponsored nila, no? Okay? Ano pang nakalaki? Napakarami, guys. Nako. Ang ating kontrata. Yung agreement ng owner ng barko. Meron silang binigay ng $50 bonus every month para sa chief cook. And yung mga agreement na naintindihan mo at napaliwanag sa'yong mabuti, ang mga company rules, house rules, shipboard rules, tsaka mga procedure kagaya ng mga complaint, MLC, diba? Yan, MLC yan. Ang haba na ito, guys, ang dami. So nandito rin yung allotment slip and yung ating yellow card. Yes, general medical certificate. Yes. Okay, so ito yung ating tigilya. Friendly maritime. Yes. BT, siyempre, ang ating mga COPs, guys, ha? Ito po, napaka-tricky. So, isa-isayin ko sa inyo ang kinuha ko as chief cook na mga requirements para lang. So, siyempre, ang ating NC3. Pag tayo po ay kukuha ng ganong posisyon, chief cook or chef or CDP, nire-required na po ang NC3. Kahit na assistant nga ngayon, nire-required na. NC3, tapos yung atin pong BT, pati mga COPs. Certificate of Proficiency, ito po ibig sabihin is magti-training tayo. Pag-training natin, kailangan nating ipa-authenticate yung training natin. Ang tawag po nila SCOP. Galing po sa ating government agency na Marina. Okay? So pinakuha nila ako ng PSCRB, Ship Security Awareness o yung SDSD. Lahat yan naka-COP. Tapos Level 3 HACCP. Ito yung Food Critical Control Point o yung tinatawag na HACCP. Okay? Yan yung mga USPH, mga food safety, mga storage, lahat yan. Ito yung training na to. Ito walang COP. Tapos yung aking culinary training na galing sa last company, yellow card, mga vaccine card, tsaka yung COVID vaccine. Tama yun. Tapos ito, complaint procedure. So yun lang. Yun pa lang sa ngayon ang mga nandito. O, ito, yung ating BT na may COP, PSCRB. Kung sasampa kayo ng mga tanker, kailangan nyo kumuha ng, kung yan ay crude, kakuha kayo ng BTOC o basic training sa tanker vessel. And then kung gas naman, BTLGT. Natutunan ko lahat kasi kinuha ko rin yan para in case may opening doon, di ba? Ayun lang. Tapos yung inventory ng barkong sasampahan ko, yung mga product description, tsaka yung ordering, tsaka yung password ng computer and storage. Diba? Kasi nga, in charge tayo as chief cook sa storage and loading, diba? Hindi lang pakain ang pupuntahan natin doon. Siyempre, kailangan natin i-maintain yan, first in, first out, diba?
So sa mga bagong aspiring, sa mga dati na, yung mga nanonood dyan, Mayor, kung may suggestion kayo, lagay nyo lang sa comment box yung mga bago. Comment lang kayo ng tanong nyo. Baka masagot natin. Boring naman dito eh. So ang aking boxing card, AstraZeneca, dalawa. And syempre yung Dubai visa para makapag-transit tayo dito sa Dubai mula sa airport para palabasin tayo sa immigration. Okay. So ano pa itong mga ang dami nyo talagang dadalin. Thankful na lang ako kasi organized talaga yung Friendly Maritime Services. Ito, mga cover letter and guarantee letter na ginagarantiya niya na kami ay si Perel at nandito para mag-quarantine and aalis din after ng quarantine. Kasi diba, immigration purposes. Okay. Shipboard plane ticket. Ano pa? Philippine immigration. Cover letter. Ayan guys, yan ang mga dala ko. Para may idea lang kayo. Sakaling magsuswitch kayo dyan or bago kayo. Yun lang po. So, tip lang, mag-ingat po tayo sa COVID. Dahil hindi lang po yan sisirain yan yung ating career. Baka po tayo masapul at magkaroon ng malalang sintomas at pwede po natin ikamatay. Yun po ang pinaka-importante doon. Kaya po tayo nag-iingat. Second na lang yung sa work, diba? Kasi kung wala naman tayo sintomas, yung mahahawa po natin, diba? Alam na natin yun. So, yun lang ang nangyari sa akin. Mabutit nakabawi ako. Kasi kung hindi, hindi ko na rin alam ang gagawin. Kasi sobrang laking pera na nang nagastos ko sa pag-a-apply na to. And ako nga pala, pagdating nyo pala sa lugar na pupuntahan nyo, sa swab kayo sa airport pa lang, pero electronic na. Pipill up kayo by app. Papa-download din nila kayo ng app. Sa airport natin, may app din. I-scan lang nila yung QR. Automatic na. Tapos, pagpupunta kayo ng airport, at least, 5 hours advance ninyo. Kasi bakit? Ang dami pong documentary checking, security checking, temperature checking, lahat ng checking. Tapos, sa baggage check-in, napakahaba po ng pila. Dahil nga, kailangan nila i-make sure na dala ninyo lahat, isa-isahin ang mga dokumento na kailangan nyo, lalo na sa bansang pupuntahan nyo. Agree? Okay? So, yung question nyo, ha? Tapos, sasagutin natin. Mga 11 days pa tayo dito. Day 3 pa lang bukas. Okay? Thank you for watching. Alam mo na. Para sa susunod na video. Okay? Subscribe lang. Thank you.